Chicken. Ngayon po ay January 7, 2022. Welcome na naman po sa aking bagong video. Eh, ngayon po ay che-chicken ko po ang aking mga manok. Kung ano pong nangyari na, hindi ko po sila nakaintindi nung mga nakaraang Pasko, bagong taon. Basta humuli lang ako ng pangkatay. Tapos yun, tapos na, hindi ko na alam. Basta na lang ako patuka, pinapatuka na lang ng aking pamangking. Kaya po, ere po, tinyan po natin sila. Ayari po yung ibang mga manok ko. Ayan, nagala-gala po riyan. Yan po yung mga malalaki. Tapos i-endinin po yung iba. Ako po may bagong tandang na bagong bili ko po ito ay magpapalahi po ako dito na malaki, malaki po ang lahi nito. Ayari po. Napakalaking lahi. Ayan po. Tumitimbang po siya ng mga 4 na kilo. Para po lumaki-laki po yung lahi ng aking mga Tagalog. Ayan po. Naglalapitan na po sa akin at akala po ay patutukin ko na. Ayan po. Ay nakapapatuka rin lang po ng aking pamangkin yung mga manok na yan. Tapos po ay malapit po yun. May nanginiplog po ako ngayon na bago. Ayan. Napaka-itlog po ngayon ang mga manok. Kaya po dito, inuna ko muna po rito ang chicken. Okay naman po. At wala naman pong nangyaring kuhanan ng mga manok na inirikado sa mga tinola. Pansit. At kaya po, ngayon po, pupunta po tayo doon sa aking, sa may amin po. At chicken ko rin po ngayon yung aking mga alaga. Ngayon po kasi ako hindi po nakakabiyahe. Nag-lockdown po sa amin sa health center. Ay, yung aking asawa ay isa rin sa pinag-quarantine. Pero wala po siyang sakit. Na-lockdown po yung center. Kaya po yun. Di, ako po ay hindi na rin bumiyahe. Takot tinamaan. Ano ko yung Wilson? Yan po ang mga batang yan. Oh, mga nakikisipaglaro po. Hi, hi kayo. Hi. Naka-vlog yan. Bantayin mo yung mga manok natin dyan, ha? Ayun po ang aking kaibigan, no? Talagang hi. Nasa Quaran. Oh, ayun po mga ka-chicken. Ito naman tayo sa aming harapan. Bali, ito po yung aking mga ibang mga sisiw, pinagbukod-bukod ko na. Ito po. Nagbukod-bukod po sila, wala nang problema, wala po nagkasakit, wala pong nagkasipon, malalakas po sila, at healthy po. Binukod ko po yan po, mahigit 2 po. Ngayon po, binukod ko yung iba, yung malalaki, kasi natatapakan na po yung mga maliliit na yan. Kasi po ito ay pure Tagalog, eh rin naman po yung aking may mga lahi. Eri po, bali po aking hiniwalay na natatapakan po yung iba. Ayan po, malaki po yan. Yan yung nandun ko sa may mga nyugan doon. Ayan po mga lahi ng mga yan. Ayan po, super dami na naman po mga itlog ko ng aking mga manok. Kaya po, chicken po natin din sa may likod. Ayan po mga ka-chicken, eri po ang aking pinakamatandang inahin. Oh, si Gretchen. Ayan po, walang tigil sa itlog. Ang itlog po niya ngayon ay 13. Siguradong pisana naman dahil kaganda ng kanyang mga itloga sa sapatos, oh. Sa sapatosan. Ayan. Oh, isa mo lang irit para tunay, okay? Hindi punta po tayo sa likod. Ganyan po tayo pagka wala po tayong mga medyo ginagawa. Kasi ngayon lang po ako nakapagpahinga rin sa biyahe. Araw-araw biyahe, kailangan po talagang kumita dahil pambili naman patuka sa dami na po ng mga manok. Mga ka-chicken, ito po yung bagong pumpisa. Siguro po yung mga 3 araw na po ito. Ayan. Yan po, 11. Hindi ko po alam kung nasa ng isa. Naging 10 na laang. Yan po yung bagong pisa. Yan po ay medyo pagka mga 1 linggo na ay ililipat na natin yan sa tulungan. Iwalay na rin natin yan sa inahin para
hindi makain ng pusa kasi yung baka yung isa ay nakain ng pusa eh. Tapos po eh, dito po naaayos dito yung pinag-itlogan niya. Ayan. Ayan po. Eh, nangingitlog na naman po yung itim na yan. Ayan. Yung itim na yan. Malapit na rin po maglimlim yan. Super dami nating manok. Kakatuwa naman po, di nakakatanggal din naman po ng stress. Pag-uwi mo, meron kang mga makaka kulikot-kulikot na mga manok na mamanso at saka may libangan na napapakinabangan. Ayan po, ito po naman eh, yung aking dalawang inahin na talaga yung walang humpay sa kaitlog mula pa ng unang pandemya. Ang ginagawa ko po ay isinasama ko po sa mga naglilimlim. Halimbawa po ay nangitlog ng 15 sila, di 3 po. Eh pinalilimlim lang ko na lang po sa iba. Katulad nung bantam yun, nakita nyo yung maliit na yun na may 10 sisi. Doon ko napakagaling po niya magpisa. Isa lang po sa 13, isa lang po ang hindi niya napipisa. Magaling po, ikalit-liit niya. Yun yung po ang mga itlog. Ayan. Napakadami itlog niya. Yan yung nabawasan ko pagkagabi ng 6. Yan po naman ay may similya. May nang itlog naman. Bago naman pong itlog. Eryo. Walang kagasgas-gas. Puting-puti. Yan po. Eh. Masipag lang po sa talaga yung itlog. Nakapagparami ng manok, bahay hindi na kailangan ng itlog. Yan po. Nasa galaan po ang iba. Ayan. Medyo nagagala na po ang iba para makapangapanginain diyan. Kaya po, kinatutuwa rin po sa aking mga alaga dahil successful naman po ang pagpaparami. Kaya maganda rin pakinabang yan. Hindi na nga, bibili ng mga manok. Bagkus, eh, di ikaw pa ang magbebenta. Kaya ako'y naglinis-linis dito kanina. Yan, di wala akong kakalat-kalat. Walang kakalat-kalat. Ayan. Kanina yung isang iyon, yung isang puting iyon. Ayun. Eh, sinabong ni Ray. Ako yan, tinamaan yata sa mata. Sana naman eh, maging okay. Kaya nag... Tingnan po natin kung talagang mahina. Ayan, ay, malakas naman. Ayan, malakas o. Oh. Parang may nagsusumiksik. Matinamaan, iniinday yan. Sakit. Kaya ito naman po yung aking pato. Ito, 13 rin ang itlog. Ayan. Ito po ang bara ko niya. Itong matapang. Ayan o. Oh. Ayan. Ay, kapapatuka ko rin lang po. Hindi ko na napabideo ng pagpapatuka. Okay. Yan, ngayon ko lang naintindi, ngayon ko lang narinis tong areyang ito. Kailangan din malinis yung kapaligiran eh, dahil medyo may mga ipot-ipot. Di akin ang pinaglilinis. So, kadaan ko rin naman talagang mga sisiw na yan. Yan eh, pagka naglakihan eh, siguro mahigit 5 yung mga sisiw. Kasama yung sa kabila at saka yung dito, saka yung mga mamimisa pa. Kaya mga ka-chicken, hintay-hintayin nyo po ang aking mga ibang video po at huwag hayaan yung hindi like at isubscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa aking mga bagong video ay mapanood ninyo. Ayan. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ako yung nagpapaalam na. Maraming pong salamat.